At mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat, no? Once again, it's Lakay Drago here. Ito, para sa'yo ito, Mangyang Katracker, no? Ang dami ko na kasing napapanood ng mga video mo, yung mga sinisid sa akin ng mga supporters, followers natin ng mga kapwa tracker din. Alam mo, sa totoo lang, napapansin ko doon sa mga sinasabi mo, talagang totoo yung sinasabi ni Pinoy Tracker na si Marco na gusto mo lang magpasikat. Bay, itong sasabihin ko sa'yo, hindi ka sisikat kung sisimulan mo yung mga video mo, yung pagmumura mo, yung panlalait mo sa kapwa Pilipino mo, yung about sa mga maraming anak. Maniwala ka sa akin, pag uwi mo ng Pilipinas, baka mamaya kuyuging ka ron. Huwag kang ganyan. Ito reaction video ko lang ito. Hindi ko rin pinapanigan si Marco. Si Marco, wala kaming problema niya. Kapitbahay ko yan sa Winnipeg. Kumbaga, 1 kilometer lang ang agwat namin. Hindi lang kami nakakapagpangita. Gawa nga ng lagi siyang busy. Pero minsan, nagtitext kami, nagtatawagan kami niyan. But anyway, itong video kong ito ay para sa'yo. Alisin mo yung pagiging hambog mo na masyado kang maangas . Hindi ko kasi maintindihan doon sa video mo kung ano talagang pinopoint mo. At kakanat, kumbaga sa Ilocano, kakanat yung mga sinasabi mo . Sinasabi mo halo-halo . Meron kang sa simula, maganda yung narating mo dito, na nadatnan mo sa, sa video mo doon sa nung dumating ka ng Europe, maganda. Tapos mamaya sasabihin mo, unlike doon sa Canada, ganito. Tapos mamaya sasabihin mo, magsasalita ka ulit about Canada, tapos may kasunod na pagmumura, ang lulutong pa pare. Tapos sasabihin mo sa video mo, utang dito, utang pagdating pa lang, utang pare, totoo yun. Mangungutang ka talaga kung wala ka, kahit saan ka mapunta. Totoo yung sinasabi ni Marco, no, na pag pumunta ka ng Canada, huwag mong expect na mayroong nakalatag na batik at saka higaan na yun ng libre. Babayaran mo lahat yun. Sa ibang bansa na pinuntahan mo, maaring ganon, no? Ako, nanggaling din ako ng Taiwan, no? Sa kontrata namin, bago kami pumunta ng Taiwan, provide ng employer ang dormitory at pagkain 3 times a day, pero ikakaltas yan sa sahod. Naintindihan mo? Yun ang nasa kontrata sa Taiwan. Kasi dalawang bansa pa lang din naman na napupuntahan ko na, Taiwan at saka Canada. So, nung nag-apply ako ng Taiwan, pagdating ko ng Taiwan, paglapag ko doon, dumiretso kami doon sa isang sangay ng government ng Taiwan para kumuha ng parang tawag yata doon, PRC, Republic of China, hindi ko na maalala kasi way back 2007 yon, no? At pagkatapos noon, dumiretso na kami agad-agad sa dormitory, nandun na yung kutson, higaan, may pagkain ka na, supply yan, na galing sa contact ng company, pero babayaran mo yan, ikakaltas yan sa monthly na sahod mo. Yon ang totoo dyan sa Taiwan. Kasi galing ako dyan, 6 years ako sa Taiwan bago ako nag-bound ng Canada. Ngayon, nung nagkarating kami ng Canada, magsasalita lang ako based sa aking experience, nung makarating kami ng Canada dito, talagang sinabihan kami ng agency na kahit papano, magdala kayo ng extra ninyo. Kasi sa Canada, walang magpro-provide sa inyo doon. Pero yung company namin dito sa Canada, kasi nung landed, kasi dito landed work permit, specific employer sa Pizza Hut lang ako, service crew lang ako sa Pizza Hut, hindi unlike yun na nakarating ng Canada na truck driver na agad na may skilled na kayo. Kami dati, way back 2013, Pizza Hut lang kami nagsimula, low skill. So nung dumating kami rito, sinalubong kami ng branch manager namin dito sa doon sa airport, dito sa Winnipeg, Manitoba. Nakita niyo, Manitoba, kasi yan ang
dito ako naka-base, no? Sinalubong kami, dinala kami sa apartment, sila na nag-arrange. Kasi habang papunta kami rito, ina-arrange na yan ng employer yung titirhan mo rito sa Canada. Mayroong arrangement yan. Yung apartment na dinala sa amin, ang mahal ang bayad, 1,400 a month. Ha? Ang rate ko pa nung araw sa Pizza Hut, ha? $10.45. Akalain mo yan, way back 2013 hanggang 2016 bago ko na PR. Pero ang kagandahan, yung apartment na pinagdalhan sa amin ng aming employer, no, monthly basis. Kumbaga, hindi kami nakakontrata sa apartment na yon. Yung apartment na yon, one kang magbabayad, next month pwede kang umalis kung gusto mo. So, habang nagtatrabaho na kami, may mga nakikilala na kaming mga kababayan Pilipino rito, at may mga katrabaho rin kaming mga naunang Pilipino rito. Ginamit namin lahat yung resource pool, nagtatanong kami sa kanila kung paano ang sistema at pamumuhay sa Canada. So, tinatanong namin kung may mga mura pa bang mga apartment dito sa Canada na maaari kaming lumipat, kasi akalain mo naman $1,400 ang monthly, ang rate lang namin doon sa ano, doon sa pinapasukan ng way back 2013, pare, $10.45. Hindi namin afford 'yon, yung apartment na 'yon, no? Tapos mga isang buwan, dalawang buwan nung nagsisimula na kumaga, nakakapag-adjust na kami, lumipat na kami sa mas mura. Hindi siya ganun kagandang apartment, pero afford namin, no? Yung mga kutson na sinasabi mo na binabayaran mo pagdating ng ano, ay talagang bibigyan ka ng kutson dito sa ano, sa Canada ng employer mo. Pero siyempre, ikakaltas sa'yo talaga yon. Pero kung may pera kang dala, ito, pagdating mo dito, pwede mong sabihin sa kanila na ikaw na bumili. Kukunin naman nila yon, kasi hindi naman nagamit yung mga kutson, kumot or etc. Not unlike kung gusto mong humiga doon sa lapag, pwede rin naman yon. Hindi ka naman pipilitin eh. Dito sa Canada, meron talaga ditong ano, yung equality rito, at hindi ka pipersign dito. Kung gusto mong bumili ng sarili mo, pumunta sa ibang apartment kung anong binigay ko sa yung tirahan, ayaw mo yun, maghanap ka ng iba, well, it's up to you. Yun. Once again, sinasabi ko to sa'yo, no, pero hindi kita tinitira dito. Nauumay na kasi ako dun sa mga patutsada mong mga sinasabi mo dyan eh, na mga pagmumura mo at saka paglalayan mo sa ano, sa kababayan mong Pilipino. Sinentralize mo yung nandito sa Canada eh, hindi lang kasi isang tao yung tinitira mo eh. Okay na sana nung una yung mga sinasabi mo, ganito ang ganon na ganitong nadatna ko dito, ay nakikita ko. Pero yung biglang sabihin mong malaki ang sahod ng Canada, yung sinasabi mo, mangyan lang katapat naman ngayon, anong ibig mong sabihin? Sabihin mo, ako marami akong kung content dito, marami akong na interview from Pilipinas, may mga nurse pa, registered nurse pa sa Pilipinas, no? Pumunta dito sa Canada, no? Pero in the end, nag-ship sila ng tracking. Kasi sila, sa kanila rin mismo, nang gagaling na mas okay, mas malaki ang sahod, ang tracking. Pero yung mga iba, hindi naman nila inaalis yung kanilang, profession nila sa Pilipinas. Kaso nga lang, pagdating mo dito, kahit anong ano ka sa ibang bansa, kahit anong profession ka, pagdating mo ng Canada, back to zero ka. So mag-aaral ka rin dito para makakuha ng license. Ganun ang sistema rito. Equality rito. Kung ano yung rules nila rito, dapat mong sundin. At about dyan sa mga credit card na yan, pare, itong sasabihin ko sa'yo. Lahat siguro na nandito sa Canada ngayon ay may credit card. Alam mo kung bakit?
yung credit card na yan ay napakalaking tulong yan para makakuha ka ng gusto mo rito. Kukuha ka rito ng riches, sasakyan, bahay. Oh, yung credit card na yan, pagka ginagamit mo, patuloy mong ginagamit, nagbibuild ka ng credit history. Siyempre, ngayon, nasettle down ka rito sa Canada, sinasabi mo ngayon na gusto mong kumuha ng bahay mo, hindi ka right away makakakuha ng bahay mo kung wala kang credit history or credit card na pagsisimulan. Not unlike talaga na marami kang pera, you have, ikakas mo yung bahay na yan. Yun ang purpose ng credit card dito. At saka hindi porkit sinabi may credit card ka dito eh, oh, ito credit card ko, bila ko dito. Eh alam mo pare, ang credit card may utang yan. Baka ikaw kasi atawot ka, baka makunat ka magbayad, kaya tuloy patong-patong yung interest ng credit card mo. Kailangan, kapag may credit card ka, pailihin mo lang yung kailangan mo. Kasi ang credit card, nag-i-interest yan. Ang hirap sa atin dito eh, puro na lang tayo pa gustong magpasikat tayo eh, sisimulan natin sa mga masasamang diskarte para lang sumikat. Ako para kang walang pinagkaiba dun sa naalala ko yung Pilipinong binabanatan lagi yung kapwa niya Pilipino dyan sa Pilipinas, ano pangalan yung motivational rise speaker na si Lidon Rabador. Sumikat siya sa pamamagitan ng pagtira niya sa mga kapwa niyang Pilipino na content creator, mga artista. Pero anong nangyari sa kanila, sa kanya mismong yung Facebook, Instagram, sila na ang umaalis sa account niya kasi ang daming nagre-report sa kanya. Para hindi kasi sikat kung ganyan. Hindi ka rin panunuurin ng mga tao kung ganyan lagi ang mga birada mo. Naiinis ka kay Pinoy Tracker, naaasar ka sa kanya. Gawa nga ng binigyan niya ng reaction video, yung video mo. Pare, panuorin mo yung video mo bago ka mag-react sa isang tao. Magre-react ba si Marco kung hindi, wala kang sinasabing hindi maganda ron? Actually, yung mga sinasabi mo dun sa video mong yun, hindi ko nga maintindihan. Kakanat eh, hindi ko talaga alam kung ano yung pinopoint mo dun eh. Yung tungkol sa issue na sinasabi na nawalan ka ng status. Ano ba talaga? Hindi ko rin maintindihan eh. Pero sa totoo lang, ito masasabi ko sa'yo, hindi ka mawawalan ng status dito kung ginamit mo yung isipan mo na nag-search ka, ginamit mo lahat ng resource pool, kasi dito kapag mayroon ka plus 1, tulad nga nasabi mo sa video mo, may class 1 ka na, pwede ka lumipat. Bakit hindi ka lumipat ng ibang province para makuha mo yung permanent resident status mo? Oh, kasi may class 1 ka na eh, sinayang mo yun eh. Pwede kang pumunta sa TLC, may class 1 ka na, pwede kang pumunta pa sa TERP. Oh, maraming mga galing sa ibang province, Alberta, Calgary, Alberta, pumunta noon sa TERP. Mayroon na silang class 1, pero hindi pa sila PR. Tinanggap ng TERP hanggang sa naka-PR sila. Kasi may kakilala ko na galing Gordon sa Calgary, no? Tapos pumunta siya sa TERP, work permit, pero may class 1 na siya. Nag-drive siya doon hanggang sa na-PR, hanggang sa linakad na niya yung kanyang permanent resident status kasama ang pamilya niya. 'Yon. Kumbaga sa ano, mahina ka lang dumiskarte. Hoy, sinasabi mo puro ka maganda, pare, maniniwala ka sa akin, sasabihin ko sa iyo. Baka hindi ka magtatagal dyan sa pinuntahan mo kasi yung attitude mong yan, yung ganyang style mo, hindi ka lang nag-success, no? Sa buhay mo rito sa Canada eh, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Baka mamaya pagdating mo yan, ito ha,
isang buwan, dalawang buwan, isang taon, baka mamaya yung mga kumuha sa'yo dyan, kaaway mo na yan. Kasi yung style mo na yan, oh, dadalihin mo yung mga tax, kapwa mo Pilipino rito tungkol sa tax na galing sa government. Bakit? Saan bang bansa rito ang walang tax? Oh, siguro meron mang bansang walang tax, pero yung tax dito sa government, kapag binawasan tayo ng tax dito, may mga program ng government na ibinabalik din yung tax. Let's say, ako, kumuha ko ng class 1 ko, no? Nag-apply ako sa MELTS, yung tinatawag na MELTS, na funded ng government. 8,400 way back 2016 ang sinolder ng government para sa pagtitraining ko ng school na hindi ako nagbayad kahit 5 duleng. In the end, nung pagkatapos ng isang taon, nung nag-file ako ng tax ko, meron pa akong na-refund. See? Nag-aral ako ng class 1, nakuha ko ang class 1 ko na hindi ako gumastos ng kahit 5 duleng. Bandang huli, binigyan pa ako ng refund ng kalahati, 8,400, pagkatapos nung nag-file ako ng tax, binalik pa yung 4,000. O, saan ka pa? O, ayan, yung tulad ni sinabi ni Marco, no? Yung health insurance mo sa bawat province dito sa amin, sa Manitoba, mayroon kaming Manitoba health insurance dito, covered yan kung gusto mong magpa check up, doktor, libre yan. O, mga x-ray, laboratory, libre yan. Walang bayad dyan sa Pilipinas. Bago ka makaupo doon sa harapan ng doktor, magbayad ka, mayroon na agad yan, babayaran yan. O. See? Hindi lang yon, yung tax na yon na binabayad natin yon, si Canada, tulad ng sabi mo, kapag ka may anak ka dito, elementary hanggang high school, libre ang pag-aaral sa Pilipinas, di ba? May tuition. High school, may tuition. Oh. Di ba? Hindi lang yon. So, every quarterly rito, nakakakatanggap tayo ng GST reimbursement. Huwag mong sabihin, wala kang natatanggap na GST rito sa Canada nung nandito ka. Oh. Meron yan. Oh. At ito pa, hindi lang yon, no? Sa mga anak, may entitled ang mga anak mo ng Canada Child Tax Benefits. Yun yung para sa low income family. Kumbaga, bibigyan ka ni Canada ng konting suporta, tulong para sa pag-raise mo sa mga anak mo, hindi yung totaling bubuhay. Sasabihin mo dun sa vlog mo, makakapalam mo ka na maraming anak, pumunta ka na rito, papunta na kayo rito, mag-apply ka rito para ipabuhay nyo na yung mga anak nyo maliliit, yung makakapalang mga mukha na Pilipino na maraming anak. Hindi ganun yun, hindi ganun katali yun, kasi base sa income mo yun. Kung maganda naman ang source of income mo yun, bibigyan ka lang ni Canada ng maliit. Pero ibig sabihin nun, no, kailangan mo pa rin magtrabaho kasi hindi rin naman sapat yun eh. Yung mga birada mong mga ganyan, hindi ka lang nag-success dito sa Canada eh, puro na lang mura yung mga binibitawan mo. Malaki sinasahod. Yun, yung pag sinasabi mo, malaki. Yung Canada, malaki sinasahod ng mga taga-Canada, sinasabi mong ganyan. Ay, okay, maniniwalod, sinasabi mong ganyan. Bang yun lang katapat, sasabihin mong gano'n. Baka ipamukha ko sa'yo kung anong mayroon ako. Isa akong truck driver. Oh. Mayroon akong mortgage ngayon dito sa Canada. Nakuha ko yung nag-start ako ng mortgage 2016. Oh. Ngayon, ilang taon na? 7 years na. Alam mo kung magkano na lang ang remaining ko sa bahay? 62,000 na lang. Kulang ko sa mortgage ko.
sa pag dahil lamang sa pagta-tracking na to. Oh. Ano pa ba ang ipundar ko? Ha? Since sinasabi mo na yun na huwag kayo maniniwala dyan, ano pa ba na ipundar ko? Oh. Nakabili ako, pare, ng 2 unit na lote sa St. Laurent. Dahil sa pagta-tracking ko, dahil sa ipon ko, dahil sa pag-iipon ko. Oh. Meron na ako 2016 Honda Civic na fully paid na yon. Kung ibenta ko yon, tatakbo pa yon siguro ng mga 15 mil, makukuha pa nila yon. Kaya, kaya mga pananalita mo, magkahandaan ka. Mag-isip-isip ka bago ka magbitaw ng pananalita. Kasi hindi lang isang tao ang masasaktan mo. Pati kami. Pati ako. Ito ha, inuulit ko sa'yo, hindi kita inaano, hindi kita pinapahiya. Sinasagot ko lang yung mga sinasabi mo doon sa vlog mo, ha, doon sa mga sinasabi mo doon, nagre-reaction lang ako. Pero kung magagalit ka dito sa sinabi ko, mainis ka rin sa akin, eh nasa iyo yan. Ang mangyayari, ikaw ang kontrabida sa mga truck driver eh. Instead na sana sabihin mo na lang doon sa video mo noon sana na ganito ang experience ko doon sa ano, sa Canada. Pagkaibang magkaiba. Wala nga akong narinig doon na experience, yung sinasabi mo about experience, ang sinasabi mo doon, puro mura agad. Pag nagsalita ka about Canada, ang lulutong pa. Pare, kung ako ang babangkain mo, huwag ako, pare. Kung ako man, kung sakaling baka nabigyan para sa akin, huwag ako. Huwag ako, iba na lang, pwede mong sabi, pwede mong ano eh. Kasi baka mamaya, isupalpal ko sa'yo lahat yung mga naipundar ko dahil sa pagtatracking dito sa Canada eh, baka mapaya ka sa sarili mo. Yung mga sinasabi mo, halo-halo, kakanat eh, na hindi maintindihan eh. Kumbaga sa ano, walang direksyon. Karin din na kasi ako guys eh, sa mga lumalabas na mga ganyang mga tirada sa Facebook dahil lamang yan sa mga about ano ni Kamangyan. Kung umalis na rito sa Canada eh, ganyan na ang mga inaano niya. Yan ha. Para sa mga followers ko, supporters ko, subscriber ko, hindi worth supportan o subaybayan yung mga katulad ni Kamangyan. Yun lang. Hindi lang siya nag-success dito sa Canada. Kaya ganyan siya. Kung makapagmura ng malulutong, makapalight sa kapwa Pilipino niya dito sa Canada. May attitude ka pre na ano na hindi dapat tularan. Yan lang. Kung mainis ka sa akin, bahala ka. Gumawa ka ng video sa akin, sabihin mo sa akin. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, kumbaga, sa lahat ng mga Pilipino na truck driver dito, ikaw lang yung ganyan. Imbis na pagkakaano tayo, magkakasama tayo, magkakaunawan, magkakaintindihan, hindi eh. Ikaw, ano ka eh. Dapat, ang trabaho mo, hindi truck driver na eh. Kasi parang ikaw yung kontrabida eh sa mga truck driver eh. Pumunta ka nga dyan sa Europe na yan, ang trabaho mo, truck driver pa rin naman. Oh. Buti sana kung nagbago ang trabaho mo, naging ikaw ang boss o ikaw may-ari ng trucking company dyan, maaari ka, maaari pa akong bumili. Pero yung mga tirata mo rito, wala. Hindi ako bibilib sa mga ganyan, pre. Hindi.
tulad niyan. Ha? Itong truck kong ito, kung may awa si Lord, no? Tatlong taon na itong truck ko na ito, nitong Marso. Kapag may awa si Lord nito, dalawang taon na lang, ha? Dalawang taon na lang itong truck ko, mababayaran ko na ito. Ang truck kong ito, hindi ko ito basta nakuha lamang na kapag pumunta ka sa dealership ng truck, o ayan, lakay, may truck ka na, o magbayad ka. Hindi! Base yan sa credit card mo, o credit history mo, kung maganda ang credit mo, pautangin ka ng company or dealer na nagpapautang ng mga truck. See? Kaya ko sinasabi ito, kasi guys, lahat tayo nagsimula sa utang. Sino ba rito yung pumunta sa kanda rito paglapag dito sa milyonaryo? Wala naman eh. Kumbaga, nag-establish tayo rito bilang utang. Ginawa natin lahat ng resource pool na magagamit para sa ganun, eh, kahit pa paano umangat din ang buhay natin. Oh. Dahil sa utang yan, utang-utang lahat yan.